Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nandito pa rin po ang inyong Veggie Man sa Libona, Bukidnon. And ang nakita nyo po sa inyong screen ay taniman ng atsal. Okay, so ito po yung segment na tinatawag na light green. Light green. So ito po yung itsura niya, ano? Malalaki na conical ang shape. Medyo pahaba siya, ano? Ayan po siya. Ayan. So ang guest speaker po natin ngayon ay isang kaibigan mula po sa East West Seed Company. Sir, magandang umaga. Sir Mike, good morning at sa lahat ng mga viewers ng Sir Mike at Veggie Man, morning po sa inyo. Okay, magandang umaga po. Sir, pwede po ba kayo magpakilala? Ako nga po pala si Charles Ayan Bertolaso, Field Marketing Representative ng East West na naka-assign sa area ng North Bukidnon at Misamis Oriental. Sir Charles, ano po ba itong produkto na ito, sir? So ito po yung Emperor F1. Emperor F1, yes, hybrid. Hybrid po. Sir, sa ngayon actually isang sumisikat din ano na siguro mga 2 or 3 years ago na hanggang ngayon na nauubusan lagi ng stock yung tinatawag na Sultan. Yes, sir. So sa gawing Cotabato, Davao, as far as Ilocos and Benguet, sumikat na yung produkto na yun, Sultan F1. Okay, sir. Okay? So ito naman sinasabi mo ngayon is Emperor. Ito po yung Emperor F1 natin. Emperor F1. Sir Charles, ano po kaya yung kaibahan sa palagay ninyo ng Emperor na ito at dun sa Sultan? So yung pinagkaiba lang ng Emperor natin, Emperor F1 at Sultan, opo, eh dito lang sa kulay. Kulay? Kung mapapansin nyo po, ang Emperor F1 natin, sa bunga, parehong mamunga kumpara sa Sultan. Sa color lang po ng, sa kulay lang po ng bunga natin, no? Light green. Ito ating Emperor F1. So ang Sultan po natin, ang color po ng bunga niya is dark green. So sa kulay lang po? Yes, sir. Kung sa bagay, ano? Sa tulad po ng halimbawa, ikumpara natin sa sitaw. Yung iba naman pong, pare-parehas naman po halos ang sitaw, pero nagkakaiba lang po sa kulay. May light green, may dark green, meron yung very light talaga, halos puti na. So dito sa Atsal, ganun din, may dark green, which is Sultan. Ito naman sabi mo sa Emperor F1 ay light green. Light green. Yes, sir. Pero wala po bang problema ito sa market? Wala pong problema ito sa market, sir. Sa totoo nga, naubusan pa po tayo ng stock sa ngayon. Okay, Sir Charles, dito po sa taniman, ilang puno pa din katanim dito? Approximately, ang lahat ng puno na ito ay nasa 16,000 heads po ito. 16,000, dami nun ah. Yes, sir. Eh, gano'n po kalawang yung tanaman? Ito, nasa mga 7,500 square meter o 3/4 ng hektarya. Okay. Eh, yung farmer po dito, kumita na? Based po sa pag-ano namin, kumita na po yung farmer natin. Marami na siyang kinita? Marami na daw, sir. Okay. Eh, ilan po bang potential na ibubunga ng isang puno ng Emperor? So, ang Emperor po natin, just yung potential po niya is 1 kilo to 1.5 kilos per hill ang kaya. Yung isang puno? Yes, sir. 1 to 1.5 kilos, yes, so marami yun. Marami yun, sir. So, kumputin na lang natin, 1 kilo na lang. Yes, sir. Sabi mo, ilang puno, sir? 16,000 na puno. Times 1 kilo. Times 1 kilo, so 16,000 kilos. Yes, sir. Magkano po babentahan itong Emperor na ito? Sa ngayon po, ang presyo po ng ating Emperor F1 pagdating sa merkado ay sa ngayon po is 80 pesos per kilo. 80 pesos? Yes, sir. 80 times 16,000. So 80 times 16,000, doon na sa mga 500. 16,000. 16,000. Okay. Kumpute na. Kano ba yun? May sino ba may calculator dyan? Times C. Yeah, may kaibigan tayo sa likod na nagko-compute na habang nakikita natin. 1,280,000. 1.2 million. So 1.2 million. Ba, napakarami naman pera niyan. E magkano raw ba nagkagastos na niya dito? Kung makikita po natin, kung ang gastos niya po sa area na to, iumabot na po ng 100,000. 100,000? 100,000 po. Malaki po ba yun, matipid? Tamang-tama na po yun, sir, yung gasto na yun. Pero sa ganitong area, kung tatanim po tayo ng isang hektarya, approximately ang gagastusin po natin, inasa 150,000. Okay, 150,000. Pero ang nagastos lang nga dito ay 100,000. Yes, sir, 100,000. Kasi kung mapapansin nyo, ito, dati po itong
ang dating tanim niya dito, yung kamatis. Kamatis, dun yes, sa mga ano yan, dun. Dun sa mga... Yeah, sir, yeah, yeah, yung mga ano yan, puro kamatis yan, yes, dati. Sir. Lahat dating ito, kamatis. Ito. Dating kamatis. Okay, tapos sir. So, ang ginawa niya, after harvest, binunot din yung puno ng kamatis at pinalitan ang kanin ng atsal. Ah, okay. So, dati ba ito, sabi mo, ito yung dating kamatis yes, ng tanim nito? Dating kamatis yan. Ito kamatis din dati? Kamatis, oo. Tinanggal niya yan? Tinanggal niya. Pero harvest muna niya, di ba? Yes, sir. So, nung patay na? Patay na. Ang mag-transplant siya dito? Oh yes, sir. Ito na mga atsal. Hindi ba delikado yun? So, ang mga sakit dati nung kamatis, hindi ba? Based po sa nakikita natin, maganda naman oh, po yung ano. Ganda, oh. Maganda naman po yung resulta ng ating Emperor F1. So, nakasurvive yung Emperor. Nakasurvive po, sir. Meron ba itong tibay sa, ito, parang mga viruses o kung ano mga sakit siguro? Kasi nakasurvive siya eh. Yes, sir. So, ang ating Emperor F1, may intermediate resistance sa po ito sa mga viruses. Ah, ganun po ba? Yes, sir. Yes, sir. I'm just wondering, ano kasi... Hanggang dito, yun, may mga plastic mats pa dun eh. Yes, sir. Bakit hindi niya tinaniman yun ng Emperor, sir? O ng Atsal? Tinaniman ba niya yun o hindi? Actually, sir, tinaniman niya po yan ng other variety. Ah, hindi Emperor yan? Yes, sir. Other variety okay. Kung itinanim. So, kung makikita okay. Niya, hindi nag-survive. Kasi sayo, oh, mga viewers natin. No? Kasi kung ako dun sa farm, tataniman ko nga yun. Kaya lang, tinaniman nga pala. Pero... hindi nag-survive, namatay daw yung ano, ibang variety. Yes, sir. So, dapat pala Emperor. Emperor, mas magandang yung Emperor. Emperor at kitang-kita naman, sir. Okay, sige, sir. Pwede mo ba natin silang bigyan ng, ano, ng konting pamamaraan kung paano pagtatanim nito? Yes, sir. Okay, pero bago tayo pumunta doon, iulitin ko lang, ano, ang capital niya ay 100,000? 100,000 po, sir. Tapos, may mga na-harvest siya, and then, ang potential na gross income ay... 1.5 to 2 kilos. Hindi po. Yung yield po yung per yield. Planta. No? Pero yung sasabi po, yung value po ba? Yung peso value. Magkano po pagbibilihan niya? So ngayon po, ang bilihan po ng ating atsal is 80 pesos per kilo. So 80 pesos, sa 16,000 na population. Ano? Yes, rating lang po natin. So 16,000 kilos. Times 80. 80, that's 1.1 so, million. Yes, sir. 1.2 million. 1.2 million. Yes, sir. Minus 100,000 na gastos. Minus 100 sa ginastos. So, ngayon, yung possible net income niya is 1.1 million na. Okay. Pero malalaki na yung bunga. Pwede na ma-harvest yung iba. Okay. So, paano po ba pag-alagaan ito, Sir Charles? So, ang ating Emperor F1 sa punlaan, umaabot po siya ng 25 to 30 days bago natin nilipat tanim sa... Yung punla, Sir, seedling. Ah, seedling. Yes, sir. Okay. So, nilipat niyo po dyan. Yes, sir. Tapos po, so, after ng transplanting po natin, 7 days after, pwede na po tayong mag, yung tinatawag nating side dress, yung pag-aabono. Opo. So, pwede po natin ilagay is... side dress, saan po ba lalagay yan? Dito po. Dito. Yes, dito sa butas. Yes, sir. Butas. Okay. So, ang ratio po, at 7 days after transplanting, 5 grams po ng urea. Okay. At 5 grams po ng complete fertilizer. Oh, okay. 5 days. Yes, sir. Lalagay nga po doon, ano? Oh, side dress. Yes, sir. Hindi po tutunawin, sir. Pwede rin mang tunawin, pero mas, yun yung practice na mas dito. Yes, sir. Dito. So, sige. So, din yung side dress. Yes, sir. Okay. So, 1 week after po transplanting yun. Yes, tapos sir. Po, sir. So, after 21 days, ganun na naman, 5 grams na lang po ng complete at 5 grams po ng urea. Yung una po nang nilagay? Ganun din po, complete fertilizer, yung 1414 at yung urea, 4600. So, ang ratio is 5 grams at 5 grams ng dalawang... urea and complete, sir. Yes, 5 grams, 5 grams. Yes, sir. 7 days after transplanting and then 21 days after transplanting. Yes, sir. Okay, so dalawang beses po nag... ano? Yes, sir. Meron pa pong kasunod, sir? So, meron pa pong kasunod. Okay. So, after 48 days o 35 days pala. After 35 days... pwede na tayong maglagay ng putas. Putas? Yes. Yes, sir. Okay. So, ang ratio po nito, combination rin po, no? Combination ng complete at saka ng putas. So, ang ratio, ang complete fertilizer ay 5 grams at 10 grams ng putas. 5 grams na complete? Yes, sir. 10 grams ng potash. Yes, sir. Paghahaluin, sir, no? Paghahaluin. Tapos, ang pula lagay, sir? So, dito na naman. Dyan na naman, sir. Oh, yes, sir. Hindi po ba pwedeng ilipat dun sa iba? Dito halimbawa, okay, pwede. Pero hindi po doon sa puno. Oo, wag lang doon, malapit sa puno. Okay. Para maging simple, ganito na po.
2:1. Ibig sabihin, 2 kilo ng ating potash, 1 kilo ng ating complete fertilizer. So ngayon, pag sinabing 15 grams, para mas madali, ang isang kutsarita, isang kutsara, ang timbang po niyan is 10 grams. So ang application po natin per hill at 35 days after transplanting, isang kutsara at kalahati yung application. Ah, okay, saan po nalagay, Sir Charles? So dito na naman. Diyan na, butas na naman tayo dyan sa plastic mulch na yan. Okay, after 35 days after transplanting, meron pa po ba, sir? So, 35 days after transplanting, supplementation na lang po tayo. Pwede po tayong mag-side rest na lang po ng urea at saka nung tinatawag nating calcium nitrate. Pwede pa rin po maglagay dyan? Yes, sir. Tutunawin po ba yun? So, yung calcium nitrate natin, tutunawin po yun. Ang ratio po nun is 3 to 4 kilos per 200 liters ng tubig. Or isang drum, haluan nyo ng calcium nitrate na 3 hanggang 4 na kilo. So, isang tina pa po sa bawat bawat puno ng ating Emperor F1. Isang tina pa na naman? Yes, sir. Ano po ba yan? Ligo po ba yan? Mega? So, ang gagawin po natin, i-drench lang po natin dito malapit sa kanyang. Okay. Master sardines po ba? Young town? Yeah, yung maliliit lang, sir. Maliliit na sardines? Yes, sir. Maliliit lang. Ligo po. So, huwag nyo pong ililigo dito sa ano. Hindi, yung brand po ng sardines. Hindi, ligo po. Youngstown. Youngstown sa yung dito. Hindi nag-guess ni Sir Charles eh. Joke lang po yun. Pero definitely, hindi po paliliguan. Huwag niyong paliliguan yung ano. Lalo na kung calcium nitrate ang gagamitin mo. Kasi baka mas malubog tanim natin. Okay. So, pag nagbubunga na po ba, may maintenance pa po ba yan? O yun na nga yung sabi niyo, calcium nitrate? Pwede ng calcium nitrate. Tapos, pwede natin lagyan pa rin ng ano, ng either complete fertilizer or yung urea. Okay. So, papamonitor lang po dapat rin. Lang po yan. Kung ano po yung kulang. Yes, sir. Okay. Sir Charles, napansin ko naman eh, ano po ba yung mga namumuti na ito sa dahon? So, itong namumuti sa dahon, so, ano po ito? Lahat eh, may namumuti dyan sa dahon eh. Nag-spray po ang farmer natin ito ng fungicide. Fungicide? Yes, sir. Ano po ba nilang gamit dyan, sir? So, combination po ang ginamit niya dito. Ayon sa kanya, ang ginamit niya ay mancozib. Mancozib? Yes, sir. Plus ano po? Mancozib at cocide ang ginamit niya. Yes, sir. Okay. Gano'n po kadalas siya mag-spray daw kaya? So, sa ngayon po, kasi parating umuulan dito, sa isang linggo, tatlong beses siya nag-spray. Tatlong beses? Yes, madalas sir. Po yun, sir. Madalas po yun. Kasi parating ang ulan. Halos pa para sa insekto po, nag-spray din ba siya? Yes, sir. Gumagamit din, nagamit din siya. Ano, inahalo rin sa fungicide? Pwede ba yun? Pwede rin po yung ihalo sa ano? Sa ating fungicide. Pero hindi po lahat pwede, no? Pero hindi po lahat pwede. Tingnan na lang sa label. Yes, sir. Okay. Diyos, ang ganda nitong emperor na itong pinakita mo sa amin. Sayang lang, wala yung farmer ngayon dito, no? Yes, sir. Kasi sana nandito din siya. Pero definitely, mga information galing naman sa kanya, no? Yes, sir. Galing naman po sa kanya. Okay, so Sir Charles, bitahan po natin sila magtanim nitong Emperor F1. Saan po ba ito available? So, yung ating Emperor F1, sa ngayon po, magandang balita kasi meron na po tayong stocks. So, available po ang stocks natin sa lahat ng agri-supply dito sa ating area, from Manolo up to Cagayan de Oro. So, available po. Pwede rin, yes sir, pwede rin po ninyo akong tawagan or i-text, no? Kung kailangan nyo ng technical assistance. Opo. So, ang numero ko po ay 0917-811-5884. Okay. Pwede pong magpa-supervise. Libre po ba yun? Libre po yun, sir. Okay. Sige, Sir Charles. Maraming salamat po. So, mula po dito sa Libon na Bukid noon. Ito po ang Emperor F1. Pagkakaperahan, ano? So, ito po ang inyong Benjamin, Sir Mike the Benjamin. Maraming salamat po.